Huminto sa kalagitnaan ng dagat ang bangkang sinasakyan ng tatlong lalaki. Lumingalinga sila sa paligid para makasiguradong walang ibang bangka na paparating. Pwede na kaya rito? Paninigurado ni Richie ang nagpapatakbo sa bangka. Basta tapusin na agad habang tayo pa lang ang nandito. Ewan ko kasi sa inyo. Kung gabi lang sana natin 'to ginawa, wala sanang problema. Sagot ni Aldrino. Kanina pa ito naggagalit-galitan sa mga kasama. Mas okay nga kung ngayon na, pare. Para makaalis na rin tayo rito habang may sasakyan pa. Kita mo ngang wanted na tayo sa buong lugar dito. Sigurado hinahanap na rin tayo ng mga pulis. Sabi naman ni Puroy. Eh saan naman tayo pupunta, Aber? Saad ni Aldrino. Kahit saan, basta makalayo lang tayo. Tama rin naman itong dagat ang dinaanan natin. Tiyak ko hindi nila basta-basta maiisip na dito tayo tumakas. Sigurado maglilibot-libot pa sa mga barangay yun para lang hanapin tayo. Tama na yan. Tulungan nyo na lang ako rito. Pakli ni Richie. Binuhat nila ang bangkay ng babaeng nakasilid sa sako. Mabilis nila itong itinapon sa gitna ng dagat. Pagkatapos ay pinatakbo ng muli ang bangka para magpakalayo-layo. Nang mga sandaling yun, hindi mawala sa isip ni Aldrino kung paano nila ginahasa ang babae. Sa kanilang tatlo, siya ang talagang pinakalumigaya. Yun kasi ang unang karanasan niya, kaya hindi mawala sa kanyang katauhan ng init at tamis na idinulot ng paggalaw sa babaeng yun. Habang tumatakbo ang bangka, bigla na lang silang nakarinig ng kakaibang tinig sa paligid. Napakadambuhala ng boses, nakakakilabot, nakakarindi. Ano yun? Iginala ni Richie sa paligid ang paningin. Nagkatinginan silang tatlo, nagtataka. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang tinig. Nagsimula na ring magising ang mga alon. Kinabahan ng tatlo. Nasa kalagitnaan pa sila ng dagat. Wala pa silang makitang palatandaan sa paligid na malapit na sila sa kalupaan. Aabutan pa yata tayo ng alon dito. Ano ba naman kasi yung ingay na yon? Uulan ba? Babagyo? Galit na komento ni Aldrino sa hindi magandang kondisyon ng paligid. Pinagmasdang mabuti ni Puroy ang dagat. Pakiramdam kasi niya, tila nagmumula ang tinig sa ilalim ng tubig. Medyo kinakabahan siya, pero sana ay mali ang nasa isip niya. Biglang nagwala at nagsisigaw si Puroy. May itinuturo ito sa di kalayuan. Mga pre! Mga pre! Tignan nyo! Bakas sa anyo nito ang sindak. Tinignan na rin ng dalawa ang itinuturo nito. At sa kanilang paglingon ay nagulat sila. Mula sa ilalim ng tubig, napansin nila ang isang napakalaking mata. Hindi lang dalawa, hindi rin tatlo, kundi walo. Walong magkakadikit na mga mata. Kumukurap-kurap pa ang mga ito. Tila nakatitig din sa kanila. Muntik nang tumaob ang bangka sa kanilang pagkakatumba. Sa laki pa lang ng mga mata ng nilalang, tiyak na higit pa roon ang sukat ng katawan nito. Totoo pala yung mga kwento-kwento dito. May takot ang tinig na sabi ni Puroy. Naalala niya ang usap-usapang may halimaw umanong naninirahan sa dagat na yon at binansagang karakuda.
Wala pang nakakakita sa tunay nitong anyo dahil nagpapakita lang ito sa mga taong bibiktimahin. Kaya walang makapagsabi kung ano ang itsura nito at kung gaano kalaki. Tumayo si Richie at inilipat sa ibang direksyon ng bangka. Hindi pa man siya tuluyang nakaliliko. May isang higanting galamay ang lumitaw sa tubig at umatake sa kanya. Isang iglap lang, tumilapon sa dagat ang ulo ni Richie. Ang katawan nito ay nahulog sa bangka. Sindak na nagsisigaw ang dalawang lalaki. Anong gagawin natin? Tarantang tanong ni Aldrino. Nanginginig ang buong katawan. Kailangan nating tumalon, pare. Ano? Nagulat si Aldrino. Puroy naman. Alam mo namang hindi ako marunong lumangoy. Kaya nga tutol ako na dito tayo sa dagat pumunta. Kasi takot talaga ako sa tubig. Noong bata pa ako, muntik na akong nalunod. Alam mo ba? Kaya hindi. Hindi ako tatalon. Ikaw na lang ang magpaandar dito sa bangka. Pero hindi ko rin alam kung paano pinapagana ang makina nito, pare. Si Richie lang ang nakakaalam nito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita. Marunong akong lumangoy. Basta't kumapit ka lang sa akin. Hindi ka malulunod. Ayoko! Ayoko! Parang bata na sumiksik si Aldrino sa duluhang parte ng bangka. Tila bumabalik ang trauma nito sa dagat. Naghihysterical ito. Parang mababaliw sa takot. Nagulantang silang dalawa nang dumaan ang isang malakas na alon. Sa pangalawang pagkakataon, muntik na muling tumaob ang kanilang bangka. Mabuti na lang at naibalanse pa nila ito. Aldrino, kailangan mong magtiwala sa akin. Papalapit na rito yung halimaw. Kapag nanatili pa tayo rito, pareho lang tayong mamamatay. Kailangan nating lumangoy pabalik. Di bali nang mahuli tayo ng mga pulis. At least buhay naman tayo sa kulungan. Wala akong paki. Mas lalong ayaw kong makulong. Gawan mo naman ang paraan to, Puroy. Pakiusap. Ayaw ko sa tubig. Ayaw ko. Tuluyang napaiyak si Aldrino. Hindi alam ni Puroy kung matatawa o maiinis ba siya sa asal batang pag-iyak ng lalaki. Ito ang pinakamanyak at pinakamasama sa kanilang tatlo. Hindi niya akalaing ito rin pala ang pinakaduwag. Aldrino, ngayon ka pa ba magiging ganyan? Kita mong nasa gitna na tayo ng panganib. Gusto mo bang iwan na lang kita rito? Ako na lang ang lalangoy. Akmang tatalon na si Puroy nang bigla siyang hilain pabalik ng lalaki. Parang awa mo na, tol. Huwag mo kong iwan dito. Pakiusap. Ayoko sa tubig. Ayoko sa dagat. Pero sige. Sige na. Sasama na ako. Pero pakiusap. Sana naman hindi mo ko papabayaan, ha. Iligtas mo ko, tol. Ayoko pang mamatay. Tumatangis na sambit ng lalaki. Saglit na natahimik si Puroy. Sa sinabi nito ay parang gusto na rin niyang maiyak. Kung dati tuwang-tuwa sila kapag pumapatay ng tao, ngayon naman sila na ang umiiyak at nananalangin ng kaligtasan. Biglang dumagundong sa paligid ang boses ng karakuda. Lalo ring tumaas ang mga alon. Hindi na ito kinaya ng kanilang bangka. Kung saan sa ang direksyon na ito napunta dahil sa matinding alon. Tumalikod si Puroy sa harap ni Aldrino. Tara na, Aldrino. Labanan mo ang takot mo. Huwag ka lang bibitaw sa akin. Kahit anong mangyari. Umakbay ng mahigpit si Aldrino sa lalaki at ipinikit ang mga mata.
Inihanda niya ang hininga sa nalalapit na paglusob sa dagat. Nakalimutan na niya ang pagkasiga. Nangingibabaw ang kanyang takot sa tubig. Hindi pa man sila nakakatalon, biglang hinampas ng isang galamay ang kanilang bangka. Mabilis itong tumaob at sabay silang nahulog sa tubig. Sa tindi ng pagkakataob nila, nawala ang pagkakahawak ni Aldrino sa lalaki. Pinaghiwalay sila ng mga naghahampas ang mga alon. Mangiyak-ngiyak na isinigaw ni Puroy ang pangalan ng kanyang kasama. Mabilis itong nilamon ng alon hanggang sa hindi na niya ito makita. Wala na siyang nagawa kundi ang maluha at lumangoy palayo sa sariling kaligtasan. Nagwala si Aldrino sa ilalim ng tubig. Tarantang-taranta siya. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya. Tila sasabog na ang kanyang ulo. Sa bawat segundong pagwawala niya, parang lalo lang siyang hinihigop pa ilalim. Sa nagdidilim na paningin, naaninag niya ang higanting nilalang na nasa ilalim ng tubig. Isa itong hating tao at hating seahorse na may mabalasik na anyo at nagbubuga ng kemikal na lalong nagpasikip ng kanyang dibdib. May mga galamay rin ito gaya ng sapugita na nakadugtong naman sa likod nito. Pagkatapos ay may mga sipit naman ito gaya ng sa alimango na nasa ulo naman nito at nagsisilbing buhok. Kahit pagod na ang mga kamay, hindi pa rin tumigil sa paglangoy si Puroy. Hindi na nga niya magawang lumingon sa paligid. Pakiramdam niya'y makakahabo lang nilalang kapag nahinto siya ng isang segundo. Dinig pa rin niya ang tinig ng karakuda. Hindi siya pwedeng huminto sa paglangoy. Yun na lang ang natitirang pag-asa niya. Langoy dito, langoy doon. Kung saan sa ang direksyon na siya nagpunta para mailigaw lang ang halimaw. Nagulat siya nang may pumulupot na isang galamay sa kaliwa niyang paa. Mabilis siya nitong hinila pabalik. Ngunit hindi yun nagtagal. Dahil lang sumunod na eksena, nilingkis ng galamay ang kanyang paa hanggang sa madurog ito at maputol. Tumirik ang mga mata niya sa labis na sakit. Halos maubos ang boses niya sa kasisigaw. Hindi na niya nagawang lumangoy. Dinala na rin siya ng alon sa ilalim ng tubig. At mula doon, nakita niya ang nakabukang bibig ng nilalang. Naghihintay ito sa kanyang pagdating. Habang papalapit siya sa bunganga ng karakuda, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Tila may dalawang sako ng buhangin ang nakatali sa kanyang katawan. Hindi na niya magawang umahon. Segundo na lang ang hinihintay niya. Pagkarating niya sa bunganga ng karakuda, ganap nang dumilim ang buong paligid. Wala na siyang makita kundi ang kadiliman. Kadiliman na maghahatid sa kanya sa huling hantungan, sa ilalim ng karagatan.